Okay, so kung napanood niyo yung unang vid, madali na to. So, find the equation of a parabola given 3 points. 1, 3, 4, 9, and 2, 1. So, again, kung napanood niyo yung unang vid, madali na to. Bonus na lang to. So, lagi yung tandaan na ang equation ng parabola pwedeng isulat ng y equals ax squared plus bx plus c. Which means, para masagutan to, we need to find the value of a, of b, and then c. Okay? So, para mahanap yung value ng a, b, c, kailangan nating gamitin tong tatlong point to make an equations, to make equations. So paano 'yun? Tandaan niyo na ang point can be written as x, y and x, y. Okay, so ganito 'yan kasimple. Kunin niyo tong itong equation natin y equals ax squared plus bx plus c, tapos papalitan niyo ng x and y value. Okay? So ito muna, yung 1, 3. Ito yung number 1 natin. Okay? So number 1, palit nyo daw sa x lahat ng 1. Yung x daw gagawin yung 1. Tapos lahat ng naman ng y gagawin yung 3. So ito, y equals ax squared plus bx plus c, magiging 3 equals a and then 1 squared plus b times 1 plus c. Okay, ayun na. So ibig nang sabihin, pinalit lang natin ang lahat ng y equals 3 nga, tas x equals 1. So, pinalit. Okay? So, dahil napalit na, i-simplify na lang natin to. Okay? So, 3 equals 1 squared is 1 times a, edi a na lang. B times 1 is b na lang. And then, plus c. Okay, ayun na. So, this is our equation number 1. Iwan na lang para hindi mahirap isulat. Okay na. So, number 2. Number 2 naman ito, yung 4, 9. So, papalitan natin lahat ng x ng 4 at lahat ng y ng 9. So, y equals ax squared plus bx plus c. Magiging 9 equals a 4 squared plus b times 4 plus c. Pinalitan lang lahat ng x and y values gamit tong 4, 9. So, simplify. 9 equals 4 squared is 16 times a, it is 16a. B times 4 is 4b and then plus c. Okay, so again, this is our equation number 2. Okay, ayun na. And then number 3, ito naman yung 2, 1. So, same process, papalitan lang natin tong y equals ax squared plus bx plus c ng 2, 1. So, magiging y equal to 1 equals 2 daw ang x. So, magiging 2 squared plus b 2 plus c. So, pinalit lang. Then, simplify. Magiging 1 equals 2 squared is 4 times a is 4a. B times 2 is 2b. Plus C. Ayun. And this is our equation number 3. So, di ba madali lang. Now, nakuha na natin yung tatlong equation. Tataas ko muna. Okay, yun yung tatlong equation natin. Ayun, ang gagawin natin, kailangan natin mag-eliminate ng letters. Paano tayo mag-eliminate ng letters pag maminusin natin yung mga equation? So, mamimili kayo dyan ng madali, yung malapit. Okay? So, mamili kayo dyan ng kahit anong gusto nyo. So, gusto ko tong 2 and 1. Okay? Pwede kasi natin tanggalin agad ng C. Okay? So, let's subtract equation number 2 minus equation number 1. Okay? Try. Ano yung equation number 2? Ito. So, kopyahin natin. Ngayon, para hindi nakakalito, babalik ta rin ko. 16A plus 4B plus C equals 9. Doon ko lalagay yung 9 sa dulo. Then, ma-minus daw kay equation number 2. Kay number 1. So, ano yung equation number 1? A plus B plus C equals 3. A plus B plus C equals 3. Okay, so since ima-minus natin, minus, mababago yung sign ng lahat. Okay, pag nag-minus kayo, kukulong nyo sa parenthesis, tas mababago yung sign ng loob. So, itong positive A, magiging negative A. Itong positive B, magiging negative B. Itong positive C, magiging negative C. And then, itong positive 3, magiging negative. So, bubarayin natin yung parenthesis. And then, pwede na natin yan i-minus. Okay? 16A minus A, 15A.
4b minus b, 3b. C minus c, 0. And then 9 minus 3 is 6. So yun na, meron na tayong equation na dalawang letter. Ayun yung goal kasi natin. Makakuha ng equation na dalawang letter. Kasi itong tatlong equation na to, puro tatlong letter. So ayan, let's call this equation number 4. Gets? So para maganda, uusog ko. Okay? Usog natin dito. Next, since meron na tayong isang equation na dalawang letter, kailangan natin maggawa ulit ng equation na may dalawang letter. Which means, mamimili ulit kayo sa tatlong to ng pwedeng pagburahin. Okay, paano yun? So, tingnan nyo to. Nabura na natin yung si C. So, mamimili naman tayo either A or B. So, ang gusto kong burahin is si B. Why? Tingnan nyo to. B, 4B, 2B. Magkakalapit eh. So, ano dyan yung pinakang pwede? Pwede itong 1 and 2. Okay? Pwede rin itong 2 and 3. Okay? So, ano mamimili? Kayo mamili. So, ay, hindi pala kayo makakapili. Ako pala makakapili. So, piliin natin itong equation 3 tsaka equation 1. So, pag maminusin natin. Okay? Which means, equation 3 minus equation 1. So, again, same process ko kopyain. Equation 3 is 4a plus 2b plus c equals 1. So, kopyain natin. 4a plus 2b plus c equals 1. Gets? And then, equation 1 is a, b, c equals 3. So, a, b plus c equals 3. So, again, anong buburahin natin? Buburahin natin si b. So, paano yung nabubura? 2b tsaka b. Bawal. So, para maganda, imumultiply natin yung ilalim etong equation 1 sa magmamatch do sa taas. Okay? Ano tong b na to? Bilang. 1 lang yung kadikit niya. Ano yung nasa taas? 2. So, para maging magkapareha sila, tatimes natin yan sa 2. Kaso, pag tinimes natin yan sa 2, ano mangyayari kay b? Magiging 2b. Bawal yan mabura. 2b plus 2b is 4b. Tataas lang siya. So, imbis na 2, negative 2. Okay, bakit? Kasi pag tinimes natin negative 2 dito sa b, magiging negative 2b at mabubura to. Okay, yun. So, alam nyo na. Tatimes daw natin sa negative 2. Which means, ano mangyayari dito sa ilalim? Ano mangyayari dito sa ilalim? Negative 2 times a, buburahin ko na lang para magkasya. Basta negative yan. Negative 2 yan, tandaan nyo. Okay, negative 2 times a, magiging negative 2a. Okay? Negative 2 times b, magiging negative 2b. And then, negative 2 times c, magiging negative 2c. Lastly, negative 2 times 3, magiging negative 6. Gets? Tinimes lang natin yan sa negative 2 para nga mag-match yung b. Now, combine ulit to. 4a minus 2a, 2a. 2b minus 2b, bura. And then, c minus 2c, negative c. And then, equals 1 minus 6, negative 5. So, yun. Okay. Meron na tayong equation number 5. So, dalawa na yung equation natin na dalawang letter. A and B and A and C. So, isa na lang yung kulang. Which is B, C. Which means, need ulit nating mamili dito sa tatlong to. Sa tatlong equation na to. Na tatlong letters na pagdidikitin. O pagmaminusin. So, etong una, binura natin C. Etong pangalawa, binura natin B. So, ang pangatlo, magbura naman tayo ng A. So, ano yung magkalapit na A? Ito na lang ulit. Equation 3 and then equation 1. Kasi magkalapit to. 4A and A. 16 kasi masyadong malaki. So, 4A and A kunin natin. Which means, negative 3 tsaka equation 3 tsaka equation 1. So, itataas ko na. Okay? Ano yan? Equation 3 minus equation 1. Ano yung equation 3? Ito lang din yun eh. So, 4A plus 2B plus C equals 1. What is equation 1? Wait, nakalimutan ko. Equation 1 is 3 equals A plus B plus C. So, lalagay ulit natin yun dito ah. A plus B plus C equals 3. Okay.
So, anong buburay natin? Ang buburay natin dito, A. So, tingnan nyo to. 4A. Ito naman, A lang. So, paano sila magmamatch? E di, tatimes natin tong ilalim sa 4. Kaso, pag 4 ang itinimes natin, magiging 4A lang to. Hindi sila mabubura. Kailangan maging negative. So, which means, negative 4 dapat. Okay, parang kanina lang. So, again, times natin. Negative 4 times A, magiging negative 4A. Negative 4 times B, magiging negative 4B. Negative 4 times C, ano mangyari? Magiging negative 4C. And then, negative 4 times 3, magiging negative 12. So, buburay na natin yung parenthesis, tsaka tong 4 na to, and then we can combine. 4A minus 4A, 0. 2B minus 4B, negative 2B. C minus 4C, negative 3C. And lastly, negative 12 plus 1 is negative 11. And this is our equation number 5. Number 6. Yun. Lapit na. Ito kaya masakit na sa ulo. Kung hindi kayo sanay sa paghanap ng mga equations. So, dahil meron na tayong tatlong equation na dalawang letters, pwede na natin mahanap, ma-combine yan. Paano? Mamili lang kayo dyan ng dalawa. So, ang pipiliin ko is 6. Ito, equation number 6. And then, equation number 5. Okay? So, pag-combine natin yan. E6. Oh, shit. E6 minus E5. Okay? So, what is E6? Ito pala. Negative 2B minus 3C equals negative 11. Okay, wait. From this point, at this point, wala na kayong paki sa 1, 2, 3. Ang paki nyo na yung equation 4, 5, and 6. So, huwag nyo nang isipin yan. Okay? Kaya natin hinanap ang 4, 5, 6 kasi dalawang letters lang sila. So, okay. E6 minus E5. So, E6 is ito. Negative 2B minus 3C equals negative 11. E5 is ito. 2A... hindi yan 29 na. 2A minus C equals negative 5. So, mamimili kayo dyan na magkaparehas na letter. So, C. Okay? So, kailangan mabura ni C. So, para mabubura si C, ito E3. Sa ilalim, 1 lang. So, tatimes natin yung ilalim sa 3. Kaso, pag tinimes natin sa 3, ano mangyayari? 3 times dito ko sa kabila. Pag tinimes natin sa 3, 3 times negative C, magiging negative 3C. Hindi sila makakancel, pare sila. So, ibig sabihin, kailangan itong maging positive. Okay? So, para maging positive, tatimes natin sa negative 3. Okay? Kasi pag tinimes natin itong negative 3 sa negative C, magiging positive 3C. Gets? So, uusog ko siya dito, negative 3, para magkaroon ng space. So, negative 3 times 2A, magiging negative 6A. Okay? Negative 3 times negative C, magiging positive 3C. And then lastly, negative 3 times negative 5, magiging positive 15. And then, we can combine. So, buburin ko na to. Negative 6A minus 2B, anong sagot? And then, negative 6A, okay, minus 2B. Bring down lang. Hindi naman sila magkaparehas eh. And then, itong 3C at negative 3C at positive 3C, burado na. So, equals 15 minus 11, edi 4. So, we have equation number 7. Okay? So, ito yung ating equation number 7. Now, ito equation number 7, meron siyang A and meron siyang B. Okay? So, itong equation number 7, pareho siya ng equation number 4. Pareho silang may A and B. So, yun yung hinahanap natin. Okay? Kaya tayo umabot sa point na to para makahanap tayo ng dalawang equation na magkaparehas ang letter. Okay? So, kukunin natin yung equation number 7 at equation number 4. So, equation number 7 minus equation number 4. Equation number 7 is ito. Negative 6A minus 2B equals 4. And then, equation number 4 is ito. 15A plus 3B equals 6. So, 15A plus 3B equals 6. Okay, tataas ko na. Ah, nga ba? So, ibig sabihin, kailangan natin itong i-combine
para maburay isang letter. So, anong gusto nyong burayin? 15 to ah. Anong gusto nyong burayin? Yung magkaparehas na. So, burayin natin tong B. Okay? So, paano natin tong buburayin B? This is 3 and this is negative 2. So, paano sila magiging magkamuka? Simple. Pag tinimes tong taas sa 3, magiging negative 6. Pag tinimes tong baba sa 2, magiging positive 6. Okay? Times nyo. 3 times negative 2, magiging negative 6B. 2 times 3B, magiging positive 6B. So, makakancel. So, times natin. 3 times negative 6A, negative 18A. 3 times negative 2B, magiging negative 6B. And 3 times 4, magiging 12. Okay. 6 times 15A, 6 times 15, hindi ko alam. 15 times 6, 90. Ulit, 15 times 6, 90. So, magiging 90. Ay, mali. 15 times 2 lang pala. So, magiging 30A. Okay. And then, 15 times, 2 times 3B, 6B. And then, 2 times 6 is 12. Then, we can combine. 30 minus 18A, magiging 12A. 6, negative 6B plus 6B, cancel, equals 12 plus 12, 24. Yun, finally. Nahanap si A. Okay, 12A equals 24, i-divide. 24 divided 12, edi ibig sabihin A equals to 2. Ayos. Ayun, nahanap na natin yung una. And then, madali na yung susunod. So, A is equal to 2. Nahanap na natin. What's next? Hahanap lang kayo sa mga equation na yan na may letter A. So, ito. Kunin natin yung equation number 7. 6A minus 2B equals 4. So, ayan. Kunin natin. Equation 7. Equation 7 equals negative 6A minus 2B equals 4. Tapos, since alam na natin si A, papalik nyo lang dun. Okay? A is equal to 2. So, magiging negative 6A times, magiging 2 minus 2B equals 4. So, negative 6 times 2 is negative 12. Minus 2B equals 4. So, tatranspose tong 12 dun. Magiging negative 2, magiging negative 2B equals 4 plus 12, na bago yung sign. And then, uso ko dito. Negative 2B equals 16. Okay? Divide both sides by negative 2. Divide both sides by negative 2. Finally, we can 16 divide negative 2 is negative 8. So, we know B is negative 8. So, dalawa na. Last one na. Okay, last one. Hanap lang uli guys ng equation sa taas na may B at C. Ito. Equation 6, negative 2B minus 3C equals negative 11. So, lagay natin yan dito. Equation 6, ano yun? Nakalimutan ko. Negative 2B minus 3C equals negative 11. Negative 2B minus 3C equals negative 11. Okay, so, alam na natin si B. Papalit nyo lang ulit dun. Okay, so negative 2 times B, B is negative 8. Minus 3C is equal to negative 11. Negative 2 times negative 8, 16. Minus 3C equals negative 11. Okay? Transpose si 16. Magiging, so ko dito, negative 3C equals negative 11 minus 16. Okay? Kasi naging negative. Kasi transpose. So, negative 3C equals 11 plus 16 27, kaso negative. Negative 27. And then, divide by negative 3. Divide by negative 3. Boom. Negative 27 divide negative 3 is 9. So, C is, C is equal to 9. Finally. Tapos. So, after sobrang tagal na proseso, naharap na natin si A, si B, at si 9. Si C. So, 2, negative 8, at 9. So, babalik tayo sa pinakang tuktok nito. So, we know, ano yun? Nakalimutan ko. 9, wait, shit. 2, negative 8, 9. Nakalimutan ko. 2, negative 8, 9. So, we know ABC. 2, negative 8, 9. So, itong tatlong to, papalik nyo lang yan dito. Okay? So, ang final answer is y equals
a is 2, so 2x squared. And then bx, at the negative 8, so negative 8x. And c is 9, so plus 9. And this is our answer. Okay, so yung sagot, find the equation of a parabola given 3 points, 1,3, 4,9, 2,1. Ito yung sagot, y equals 2x squared minus 8x plus 9. And ganyan kahaba yung solution. So, kung may nalito kayo at hindi nyo na-gets, panoorin nyo lang ulit, dahan-dahan. So, ayun lang, salamat.